Nandito ako ngayon mga bossing sa manggahan namin. Yan. So medyo maliliit ng mga puno dito. Yan. So ang ginawa namin ngayon ay nagpo-pruning kami dahil tapos na itong nahabisan noong December 17. So ito na. Nakapag-pruning na po sa isang puno. Yan yung itsura niya. Yan. Medyo parang lumuwag na siya. At ito ang mga naputol kong mga sanga. Yan. Yan. Kasi itong sanga na ito ay medyo patayo yung diretsyo niya. Yan din ang isa. Yan. Medyo patayo yan. Kaya pinutol ko lahat ng mga medyo patayo yung mga direksyon, pinutol ko at para makapasok yung sikat ng araw dito sa loob. So pangalawang hawak ko pa lang ito kung mangyari sa susunod na season, tumanggaan na ito. Yan ang kanyang itura. Yan ang aming mga pinutol ng mga sanga. Ano, kung makikita natin may mga space na yung mga dahon at mga sanga. Yan ay upang mapapasok ang sikat ng araw at hangin sa loob ng ating mangga at pabilis makarecover ang mga puno natin dahil narbisan natin ito noong March noong December 17. Yan, pasok na yan ang hangin at hindi na yan pamamahaya ng yung iba natin mga puno. So marami-rami yung mga puno dito at pupruning kami dito yung kasama ko. So ito mga bossing, kung makikita nyo yung mga pinuputol ko ito, yan, mga sanga na ang direksyon ay parang patayo kasi yan ang nagbibigil sa sikat ng araw tuwing tanghali, hindi nakapasok yung sikat ng araw dito sa gitna. So ito pa ang sanga na ito ay puputulin ko kasi yan siya nagpapasikip dyan sa taas. Yan. Putulin ko ito para makakita ng liwanag dito sa dyan, sa bandang dyan. Yan, ito ang gamit ng mga busing, ito lang. Yan. Ganyan. Nabili ko ito sa Shopee mga busing. Napakatalim. So, kung ganito lang na mga maliliit na mga sanga, ito yung ginagamit ko. Pero sa mga ibang area namin na medyo malaki na mga sanga na kailangan na putulin talaga, yung ginagamit namin ay chinsa. Para mabilis. So ito lagi ito mga puting. Ito. Yan. Ang hirap mga puting kasi wala akong kagahawak ng cellphone. Ako din ang nagbibidyo. Mabilis. Yan. So mabilis siyang naputol mga busing. Yan. Kunin natin yan.